Habang pinapanood na Ricky ang highlights ng laban ng Nauhan at Puerto Galera kinaumagahan, kinabukasan matapos ang laban nila sa Bungabong, ay hindi niya maiwasang mapaseryoso. Pakiramdam niya na sa muling magharap sila ng kanyang Kuya Maki sa OMPL ay baka bawian siya nito. Napatayo na nga siya at bago nga niya gawin ang kanyang morning routine ay napatingin din muna siya saglit sa kanyang inbox. May message nga na biglang nag-pop out doon. Galing ito mula kay Andrea at binati siya nito ng magandang umaga. Napangiti nga siya at tinawagan muna ito. Hello? Good morning? Sabi nga ni Ricky nang sagutin ni Andrea ang kanyang tawag. Bakit ang aga mong magising? Dapat ay tulog ka pa. Baka kung ano-ano ang ginagawa mo ah, matulog ka muna. Mula naman sa kabilang linya ay napalayo ng tainga si Andrea sa kanyang phone dahil sa daming sinasabi ni Ricky na araw-araw na raw niyang naririnig kapag umaga magmula nang bumalik ito ng Mansalay. Kaya ayaw kong tumawag kasi iyan na naman ang sasabihin mo. Alam ko na iyan. Gusto ko lang na ikaw ay batiin ng good morning and I want to tell you na mag-ingat ka riyan. I miss you. Ang huling tatlong salitang iyon naman ang agad na nagpangiti kay Ricky at napabuntong hininga rin siya pagkatapos. I miss you too. Sorry if paulit-ulit ako. Gusto ko lang naman na maging maayos ka. Alam mo naman, minsan ay mapilit ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Napanguso naman si Andrea sa loob ng kanyang kwarto. So, ano ang gusto mong sabihin? Wala naman. Natatawang sagot ni Ricky at si Andrea ay parang naging masungit pagkatapos noon. Mabuti na lang at na-segue ni Ricky ang kanilang usapan. Naipasok niya ang nangyaring laro sa pagitan ng Nauhan at Puerto Galera kahapon. Ito nga rin kasi ang laman ng usapan sa social media ng mga taga-Ormin. Noong una ay ang triple-double niya ang mainit na topic kaso nang matapos ang laban ng dalawang best team na iyon, ay doon na nga nakalimutan ng lahat ang nangyari pang ibang laban kahapon sa OMPL. Oo nga, I watched the replay of that game. Halimaw nga talaga si Maki Romero. Biruin mo, halos siya ang bumuhat sa buong team ng Nauhan. Do maganda rin ang game ni Garejo. Para nga napaisip ako kung paano natin natalo ang mga iyon noong laban natin. Sabi nga ni Andrea at pareho sila ni Ricky ng naiisip tungkol sa bagay na iyon. Matapos din ng kaunting usapan nilang dalawa ay lumabas na nga si Ricky na dala ang kanyang bola. Napahinga siya ng malalim at sa paglabas niya sa kalsada ay doon na siya nagsimulang tumakbo habang may bolang pinapatalbog. Mabuti na lang at okay si Andrea. Pwede pa rin ako mag-focus sa paglalaro. Ano nga ba ang next naming kalaban sa Sabado? Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili at dito niya naalala na ang team ng Socorro Breakers ang kanilang makakalaban. Pinanood nga niya ang mga naging laro nito at hindi rin nga raw basta-basta ang team na iyon, lalo na ang dalawang guard na sina Speed Yap at Damon Barcibal. Mahusay rin ang sentro ng mga iyon na si Patrick Marasigan at mukhang mapapalaban daw ang kanyang Kuya Marlon. Nang makarating nga siya sa kalsadang malayo sa bahayan ng Balugo, ay agad siyang huminto sa tapat ng isang poste ng ilaw. Dito na nga siya nagpractice ng kanyang dribbling na nakapikit. Isang typical na araw na naman nga ito para kay Ricky. Naging abala nga siya sa paaralan dahil magkakaroon ng math quiz ang mga 4th years sa poblasyon sa isang linggo at siya ang sumasama sa mga ito para i-review. Pagdating naman ng tanghali ay abala siya sa pagsusulat ng kanyang lesson plan after mag-lunch. Itong hapon naman ay nagkaroon ng meeting ang mga parents ng buong school dahil sa paparating na anniversary ng paaralan sa darating na February. Pagpasok pa nga lang ng taon, matapos ang unang araw ng pagpasok sa trabaho ay nagkaroon na rin nga ng pagpupulong ang faculty tungkol sa event na ito. Ibig sabihin, abala si Ricky sa BNHS at iniisip nga niya kung paano raw niya ito nakakaya. Medyo masakit pa ang kanyang katawan matapos ang laban nila sa Bungabong kahapon, pero sanay na naman daw siya. Kailangan din daw niyang magtrabaho dahil ito ang kanyang profesyon. Ito ang kanyang piniling kurso nang siya ay pumasok ng sisa. Habang nakahiga nga siya kinagabihan bago matulog, matapos niyang makausap si Andrea sa kanyang phone, ay may kung anong bagay ang pumasok sa kanyang isip. Dahil na nga rin to sa nangyari matapos ang All-Star nitong nakaraang araw. Habang nasa Mansalay siya,
ay dalawang beses na nagkaroon siya ng bisitang hindi naman niya nakakilala. Hindi pa nga niya ito nai-open kay Andrea dahil nakakalimutan niya. Ang naunang ang bisita ay isang may edad na lalaking nagngangalang Sir Jerwin Lim, taga Batangas, at binigyan pa siya nito ng contact number. Gusto raw nitong dalhin siya sa Batangas at subukang pag-tryoutin dahil magkakaroon ng bagong set of players sila na kukunin para sa provincial team. Hindi lang ito basta team ng Batangas, dahil ito mismo ang team na kasali sa Maharlika League. If mapipili ka na malakas ang kutob ko na mangyayari, ay sagot ng Batangas ang tutuluyan mo roon. May allowance ka rin weekly, basta susundin mo ang rules nila. Bale, may 1-year contract ka munang paperman sa team. Maglaro ka man o hindi ay may bayad ka. Kung iniisip mo baka masayang ang pagpunta mo roon dahil sa akin, huwag kang magalala. Sasagutin ko ang gastos mo. Bale, sa first Sunday next month ay magkakaroon ng tryout ang Batangas team. At may dalawa rin akong inimbita na mula sa ibang probinsya. Po, bakit po ako? May mga mas magaling pa po sa akin dito sa Oriental. Ngumiti si Sir Jerwin matapos inumin ng soft drinks na pinamerienda ni Ricky rito. Ang totoo ay si Mac Romero lang ang dapat na pakay ko rito. Pero mukhang sa iyo napunta ang atensyon ko bata. 5'6 lang po ako, sabi pa nga ni Ricky. Umiling naman si Sir Jerwin at seryosong tiningnan si Ricky Mendez. Tiningnan ko ang mga naging laro mo sa OMPL nang mapanood kita sa All-Star. At ipaliwanag mo nga sa akin kung anong kinalaman ng pagiging 5'6 mo sa mga naging stats mo sa bawat game na iyon. Isa pa, napanood ko ang ginawa mo sa All-Star at mukhang wala rin namang kinalaman ang pagiging 5'6 mo upang hindi magawa ang ganoong mga highlights. Napatawa na nga lang si Ricky sa sinasabi ng kanyang bisita. Parang desidido nga raw talaga itong mapapunta siya sa Batangas. Matapos nga ang pag-uusap na iyon ay kinuha rin ni Sir Jerwin ang kanyang contact number at tatawagan or itetext na lang daw siya kapag papunta na ng Batangas sa date na sinabi nito. Nakita nga ni Ricky ang araw na tatapatan noon at wala silang laro sa araw na iyon. Kaso, ang tanong ay kung pupunta ba siya ng Batangas para mag-try out. Nakita rin ni Ricky ang posibleng maging sahod niya sa isang taong kontrata roon. Parang ang ayaw niyang paniwalaan na may kakayahang magbayad ng ganoon ng Batangas sa kanilang mga players. Hindi nga lang si Sir Jerwin Lim ang pumunta sa kanya. Dahil ngayong hapon, paglabas niya sa school ay napaseryoso naman siya nang may isang lalaking braided ang buhok ang nasa terasa ng bahay ni na Ate Lorna. Matangkad ito at ang sabi nga ni Ate Lorna sa kanya ay kanina pa raw siya nitong hinihintay. Pagtayo nga ng lalaking iyon ay napaseryoso lalo si Ricky dahil matangkad ito. Nasa 6-footer ang height at malakas ang kutob niya na basketballista rin ito. Ano bus ang kailangan ninyo? Ito agad ang unang tanong ni Ricky sa lalaking iyon na hindi niya kilala. Gusto sana kitang makausap, Sir Ricky Mendez. Seryosong wika nga na lalaki. By the way, I'm Derek Soko. Player from Palawan. Straight to the point na ako, sir. Kasi napadalang naman ako rito bago ako bumalik ng Palawan. Derek Soko? Nasabi ni Ricky at dito ay bigla niyang naisip kung saan niya narinig ang pangalang ito. Mr. Speed! Bulalas ni Ricky at si Derek naman ay tumango. Sa loob tayo, sir, magbibis lang muna ako. Sabi na nga lang ni Ricky at pinatuloy nga niya sa loob si Soko. Medyo nakakagulat nga raw ito kung iisipin. Makikita nga ang pag-ikot ng tingin ni Derek sa loob at nang makita nito ang isang bola ay napatingin naman siya kay Ricky Mendez. Hindi siya mukhang basketball player, but he's a beast when I watch him. Kung hindi siguro ito umalis noong second half ng All-Star ay baka sila pa nanalo. Sabi na nga lang ni Derek sa sarili na napatingin muli sa bawat sulok ng bahay ni Mendez. Tanging ang bola at ang sapatos sa panlaro sa gilid lang ang kanyang nakitang related sa basketball. At sa paglabas ni Mendez ay nagdiretso agad ito sa may kusina. Kape sir or juice? Anong gusto mo sir? Alok ni Ricky. No need. Busog pa ako sir Ricky. I just need to talk with you. Baka gusto mong magpunta ng Palawan, sir. Kailan ka ba available? Kakaunin kita. Gusto ko itang ipakilala sa team manager namin. Sabi ni Derek Soko na wala nang ang pinaligoy-ligoy pa. Ha? Huh? Tanong naman ni Ricky na medyo nagulat sa sinabi ni Mr. Speed. Alam niyang ito ay isang mahusay na manlalaro sa Palawan at medyo napapaisip siya kung ano raw ang ginagawa nito rito.
Bigla tuloy niyang naisip si Sir Jerwin Lim na taga Batangas. I have something na isasuggest sa iyo, sir. What if maglaro ka sa Palawan? I mean, join us sa Palawan. I already talked with our manager about you and sabi niya ay gusto niyang makilala ka. Nakita kong magaling ka maglaro. Despite ng height mo, nagawa mo pa rin maging mas malakas sa mga gaya ni Ramirez. Huh? Teka sir, sabi ni Ricky na hindi makapaniwala sa sinasabing ito ni Mr. Speed sa kanya. Sino ba raw siya para alukin ito? We are still looking for some players na idaragdag sa roster namin at baka gusto mong sumali. In terms of allowance and payments, okay ang salary sa Palawan. And maganda sa Palawan. Wika nga ni Derek Soko na ginagalingan ang pag-sales to kay Mendez na parang matatawang hindi sa kanyang naririnig. Teka. Parang kinakabahan ako sir sa offer mo. Sabi nga ni Ricky at si Derek naman ay medyo napalunok. Yes, I am not good in inviting players. Mahina nitong sabi pero ginagalingan pa rin nga niya dahil pakiramdam niya ay magiging malaking dagdag si Mendez kung mapapasalin niya ito sa Palawan. Ilang minuto nga rin silang nagkausap ni Derek Soko at naramdaman naman ni Ricky na mabait ito kahit parang nakakatakot ang dating kapag hindi kilala. Parang manununtok daw ito base sa kanyang obserbasyon pero natutuwa siya na makilala ito. Nagpalitan nga sila ng social media account. Sinabi na nga lang ni Ricky na pinag-iisipan pa niya. Kaso para kay Derek ay dapat na raw siyang pumunta ng Palawan na ikinatawa naman ni Mendez. Habang nakahiga nga si Ricky sa kanyang kama ng gabing iyon, sumagi tuloy sa isip niya ang kanyang piniling profesyon, ang magturo. Inalala niya ang masasayang ngiti ng kanyang unang mga naging estudyante. Masaya na mahirap kung iisiping maraming gawain. Pero habang iniisip din ito ni Ricky, ay naitanong niya bigla sa kanyang sarili kung ito nga ba raw talaga ang gusto niya. Walang engineering sa SISA noon. At hinabol ko lang noon si Mika kaya sa SISA ako pumasok. Dahil kay Mika kaya naging EDOC ang course ko. Napatawa na nga lang siya sa kanyang sarili nang maalala iyon. Napabuntong hininga rin siya dahil sa katotohanang hindi ito ang unang kurso na kanyang gusto nang siya ay graduate ng high school. Pero nandito ka na Ricky. Isipin mo ang mga reviews at puyat na ginawa mo noong nag-aaral ka pa. Naalala rin nga niya ang mga pwede niyang kitain kung tatanggapin niya ang offer ng Batangas at Palawan. Naisip nga rin niya si Andrea at ayaw naman daw niyang umasa lagi rito kung sakali mang manganak ito. Isa pang naisip niya, hindi pa sure na mapipili siya sa team ng Ormin. Pero kung may sure ng team ang kumukuha sa kanya, nakasali na sa Maharlika League, dapat na rin daw kaya siya na mapaisip kung may tatanggapin siya sa offer ng mga iyon. Batangas at Palawan, nagbabasketball ako at sumasahod. Naglalaro ako ng masaya at kumikita ako. Sabi nga ni Ricky sa sarili. Pero kasabay rin ito ay ang pagsagi sa isip niya ng kanyang mga estudyante. Ang masasayang ngiti ng mga ito kapag kanyang tinuturuan. Ngayon lang si Ricky napaisip tungkol dito. Lalo pa nga't pagdating sa panganganak ni Andrea ay gusto niyang kasama siya sa paggastos dito. Ayaw niyang umasa kay Andrea o sa tata nito dahil sa mas may kaya ito pagdating sa pinansyal. Isa pa, okay rin naman daw ang sahod niya sa pagtuturo dahil hindi naman daw siya magastos pero naisip din niya ang paglalaro ng basketball. Sigurado siya na darating ang araw na magkakaroon ng conflict ang dalawang ito at doon ay kakailanganin niyang mamili kung ano ang kanyang uunahin. Ang paglalaro ng basketball o ang pagtuturo? Kaya ko pa naman sigurong pagsabayin. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili. At pagkatapos noon ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata.